Magandang hapon ulit sa inyo, mga bata! Natatandaan niyo pa ba yung nabanggit ni Dr. Rafi tungkol sa mga stages ng rabies? Pag-aaralan naman natin ngayon ang epekto nito sa isang tao at ano ang maaaring mangyari kung ipagwawalang bahala natin ito. Nakahanda na ba kayo, mga bata? Tara, samahan niyo ako! Magandang hapon po, Dok Rafi. Magandang hapon din sa'yo, Benzie. Malalaman po ba agad kung may rabies ang isang nakagat ng aso? Pag ang tao ay nakagat ng isang hayop na may rabies, ay hindi naman kaagad nagkaka-rabies yung tao. So dadaan po sa iba-ibang stages ng sakit po yung tao na yun hanggat aabot po dun sa pinakadulo na kung saan siya ay mamatay. So yung pinakaunang stage ng sakit na rabies ay yung tinatawag natin sa English na incubation period. Ang ibig sabihin ng incubation period, ito yung panahon kung saan yung tao ay kinagat ng hayop hanggang sa yung panahon na lumabas yung unang simptomas ng rabies. Yung haba ng incubation period, i-compare po natin sa ibang mga sakit, ang rabies ay hindi po definite yung haba ng incubation period niya, no? Paiba-iba. Maaring linggo lang, maaring buwan lang, maaring taon. Pagkatapos ng incubation period, dadaan na po yan sa sinasabi natin prodromal stage. Yung mga simptomas na yung pasyente ng rabies, pero hindi pa siya specific na rabies. So yung stage na to, maaring may lagnat, may sumasakit ang ulo, nagkakaroon ng ibang trangkaso o ibang sakit ng yung rabies, magpro-progress yung sakit ng pasyente. So from the prodromal stage, tutuloy na po yan sa ating neurologic stage. Ito na yung dalawang klase. Ano? Ito yung may furious type na rabies at saka may paralytic type na rabies. Ang mas alam ng tao, ito yung furious type ng rabies. Ano? Yung sinasabi nila, parang yung sa aso, sabi niya, asong ulol. Ito yung nagkakaroon ng hydrophobia, aerophobia, ng lalaway. Yun yung furious type of rabies. Minsan, sinasabi nila parang nababalo yung pasyente. Pero yung 20% naman ng rabies ay mayroon din tinatawag kami na paralytic type of rabies na kung saan nagkakaroon siya ng paralisa sa parehong pahagi ng katawan niya. At yung panguli, ito na yung sinasabi natin na papunta na sila sa coma nung tutulog na sila at eventually yung pasyente ay mamamatay. So ito po yung iba-ibang stages ng sakit ng rabies. Ano pong may papayin nyo sa mga tao na nag-aalaga po ng hayop? Sa ngayon, ano, we are celebrating Rabies Awareness Month. Ang team po ng Rabies Awareness Month natin ay bakunadong aso at pusa, protektado against rabies. So, ibig sabihin yan, in-encourage po natin ang ating mga pet owners na sana itong buwan ng Marso. At saka sa mga susunod na buwan, ay kanila pong bakunahan yung kanilang aso. At saka kung pusa, kung maaari, ano, laban sa rabies. Para nga hindi nga po kumalat yung sakit na rabies sa ating aso pusa. Okay? So yan po aming mga paalala sa mga ating mga pet owners at sa ating mga pasyente naman, yung mga biktima ng mga animal bites, lalo na mga kinagat po ng aso at pusa, na sana po pag kayo nakagat, number one po, kinakailang hugasan nila with soap and water for at least 10 minutes yung bite site. Ano? At ang pangalawang pong kinakailang gawin ay po, dumulog kaagad sa pinamalapit na hospital o kaya tinatawag yung animal bite treatment center para matingnan sila ng doktor at para din malaman natin kung kinakailangan mabigyan sila ng karapat dapat na anti-rabies vaccine. Maraming salamat po, Dok Rafi. Maraming salamat din, Renzi. Naku, ayoko magkaganon. Hindi pala agad-agad malalaman pag may rabies na. May mga pagsusuri at pag-aaral pang isinasagawa bago malaman kung malala na ba o maaagapan pa ang rabies. Kaya kids, mag-iingat palagi ha. Lagi natin hilingin ang paggabay at pag-iingat sa atin ng Diyos. Dahil wala namang ibang makapag-iingat sa atin ng lubos, kundi siya. Basahin natin ang Pilipos 4:6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sino sa inyo ang gagraduate na? Tungkol kasi dyan ang susunod natin topic. Yan ang ating aalamin next week kung loloobin ng Diyos. Pag-aaralan natin ang iba't ibang impormasyon tungkol sa graduation. Kaya samahan niyo ulit kami sa susunod, ha? Hanggang sa muli, dito lang sa Benzie Bibo!